Manaming makapangyarihan, hingin sa aking paningin ang mga inihandaan para sa mga nagmamahal sa iyo. Padalawin mo sa amin ang hapos na iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa inihingin, makamdal namin ang iyong mga pangakong di madilim na hindi pa sumasabi sa isip namin ang panaginin. Inilulong namin ito sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu sa pagbasa mula sa aklat ng mga kapitan. Gumawa ng tirahan itong karunungan na tinayo niya sa itong patibayan. Nagpatay na siya ng hayo na timplan ng inumin, ang mesa inihanda punong-puno ng pagkain. Katulog ay sinuko sa gitna ng itong bayan upang lahat sa mga walang buwang, ganito ang sinabi. Halikayo inyong kainin ang pagkain ko, at kung gain ang inumin, inilaan ko sa inyo. Disari na kamangmangan upang kayo ay mabuhay, at ang landas na kumawa ang kahakin at daanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pasasalamatan
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga mamamayan, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayo mga hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayo maglalasing, sapagkat nakasisira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyo mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Sama-sama ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayo umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayo magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-iyo ng patuloy natin
limang linggo ang ating pagtitibay tungkol sa pagkain na nagbibigay ng bayan na wala ng dama. So kayo po ay ika-apat na linggo na binibigyan natin ng pansin ang pagkain na galing sa dama. Noong nakaroon na lang dito, binigyan natin ng pagtitibay na itong pagkain na inihahain sa atin, katulad ng pagkain sa ating ama, ay hindi lang pala isang ulam at isang kanin. Ngunit ito ay dugo at pako ng mga taong naganda sa ating ama, lalo-lalo na ng ating mga magulang. Ganun din ako. Sa banal na Eucharistia, hindi na mo kapirasong pinapay. At ilang patak na tubog ng alak ang nasa ating harapan. Ito ay pawis na tubog, katawan na tubog ng ating Panginoon Jesucristo na ibinibigay para po sa bawat isa sa atin. Kaya yung patuloy na paranay na tulad mo nang ipinayang niya sa ating salong responsor, magsumikap, talong, kautin, ang Panginoong Putihin. Yung pong English translation ay, see and taste the goodness of the Lord. Tikman ninyo ang kagandahan loob ng Diyos. Natitikman ba natin ang kagandahan po ng Diyos? Ang maliwanag po na binibigay sa atin ngayon para sa inyong nito na ano? Kapag hindi mo natikman ang kagandahan po ng Diyos, ang kapag hindi mo natikman ang kanyang katawan, kapag hindi ka kumain ang kanyang katawan, hindi lang pwede tikim. Ngunit kinakailangan natin kanin ang kanyang katawan at inumin ang kanyang dugo. Or else, anong sabi ni Jesus? Hindi ka makararating sa dami. Sino yung makararating sa dami? Ang kumakain ng kanyang katawan at umiinom ng kanyang dugo. Bahagi na makita po natin ang kahalagahan ng paanyayan sa bawang ng karunungan. Uminom ka
upang ikaw ay magkaroon ng sapat na kaalaman. Ito yung panay na ibinibigay ko ng Panginoon sa ikalawang pagbasa sa sulat sa Pablo Apostol sa mga taga-Epeso. So isang paalam na kung saan ay hindi namin pagkinalitan yun yung kanyang apat na ibinibigay ko sa bawat isa sa amin. Asan? Saan tayo may bahagi ng pagkain ng Diyos? Saan tayo may bahagi sa inulin na inilahad sa atin ng ating amang kasalanan? Ay, kung ano ba? Kung ano? Sa ang ibinibigay ito ay walang iba kundi ang mismo ating Panginoon Jesucristo. Ang kanyang katawan at buo. Inilalaban niya sa bawat isa sa atin. Yun yung panyay na pinayang ko sa atin sa ibang ngayon sa kalim sa mga. Kanin ninyo ang aking katawan. Inumin ninyo ang aking dugo. Hindi yung po ito lang ang tumukoy sa salita ng Diyos. Tulad ng pinayang ko ng nakarami ko. Hindi maliwala na tumukoy na kung sa atin paano niya ibibigay ang kanyang dugo? Pero naman, ang sino mang kumakain ng aking katawan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sino mang umiinom ng aking katawan ay magkakaroon ng walang hanggan katapusan kaligaya. Naman, kung makita ko natin kung ano ang tayo pa rin na sisimpa pag-araw ng Linggo. Para ano? Hindi ako bilang isang obligasyon. Bagaman ako, it is an obligation. Pero naman, huwag namin makita na ito isang obligasyon. Makita natin na ano, ito'y pagandahan loob ng Diyos. Na kapag tayo tumatanggap ng kanyang katawan at umiinom tayo ng kanyang dugo, ay ito yung panayan na ipinapayag sa atin ng Jesus na pero hindi ko alam ang daan. Baka na lang. Hindi sinabi ni Jesus na kasi hindi pumunta ka sa dami. Pero hindi ko alam kung paano ako makalapit ng dami. Hindi ko alam kung saan yung direksyon. Hindi, sinasabi na kung ka pa na ikaw ay inaanayahan mo sa dami. At makakamit mo ang lahat higit sa lahat sa mga alam natin ang mga bagay na makalapit ay kaliwas sa mga bagay na paano tayo bilang mga makamundo makarating sa mga sa lugar na itinuturing natin makalaki. With this talk, putinian mo natin ay pagpos doon sa mga bagay na nakikita natin sa lupa. Pero sa atin, Jesus, kung nais mo makarating sa lagi, bibigyan kita ng kaluluwan. Anong ibibigay ko sa iyo? Ang aking katawan at dugo. Gusto mo pumunta sa langit, bibigyan kita ng lakas. Anong yung lakas na ibibigay ko sa iyo? Ang aking katawan at espiritu. So maniwala ko pala, kasi yung pagpunta natin sa langit, hindi natin mababa kung sa sarili lang natin, hindi kayo pwede lang. Panginoon, gusto mo pumunta sa langit, pero saan ako kukuha ng lakas para ito ay may isang kukuha? Hindi sa sarili kong kakailan na. Hindi ko magagawa yun. Pero dahil alam ng Diyos na ito ay magkakaroon lamang ng kaganapan sa pamagitan ng kanyang tulong at habang. Kaya anong ginawa niya? Ibinigay niya ang kanyang katawan ang dugo. Para magkaroon tayo ng karunungan. Malalaman natin ang daan tungo sa kaligayahan walang katapusan. So, yung pagpagkarunungan kay Jesus sa walang pagdiriwang ng misa ay ano?
ay isang simbolo ng okay, makakarating tayo sa lahat kasi hindi magbibili sa ating house. Ito yung bagay na kung saan ay makikita po natin ng kagarapan ng paanyayan ng buhay ng Pablo. Pinapakayag din natin sa ating panalangin dito sa lupa para na sa langit. Bakit? Sino ba yung makikita natin sa langit? Si Jesus. Sino makikita natin sa lisa? Si Jesus. Kaya bahagi yun ako sa niyong natin mga kalimutan. Heaven is first on earth. We need the sacrament of the Holy Eucharist. Dahil narito sa Jesus na siya magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, nakita po natin na ang pagdiriwang ng Musa ay isang papapatunay ng pagbibigay ng Diyos ng kanyang sarili. Tulad ng pagbibigay ng kanyang sarili sa bundok ng Kalbaryo. Kumisan yung ating pag-aaral sa parawasan sa ugnayan natin, sa pagkilos natin sa daigdig na ito, yung ugnayan ng mga anak sa kanilang mga magulang, wala kang panahon sa amin. Bakit? Ano ka palagi sa trabaho? Wala kang panahon sa amin, bakit? Palagi ka sa iyong gawang bahay. Wala kang panahon sa amin, bakit? Dahil ikaw ay nag-aaral. Yun ang kumisan ng ating inaangat sa bawat isa. Wala akong panahon. Hindi mo maibigay ang sarili mo sa akin. Ay po, mga kapatid. Ibinibigay ng Diyos sa kanyang sarili. Sa bawat isa sa akin. Ang buo niyang pagkadros at ang buo niyang pagkatao. Hawakin mo po naman ako. Yung dakilang biyaya na ibinibigay sa akin ang patuloy ng pagbibigay ng kanyang sarili para makamit ng tao ang kaligayahan na ibibigay niya doon sa kanyang kaharian sa langit. Kaya, bago ang makusal, makita natin yung patuloy ng pagbabahala ng ito. Hindi pala mahirap pupunta sa langit. Sabat ibinibigay ng Diyos ang kanyang sarili. Nang sa ganon, lubos namin pakinabangan ng kaligayahan na inilaban niya para sa bawat isa sa atin. At saan namin yung kinakailangan simulan? Sa banal na pagdiriwang ng misa, pag-aral ng Linggo at Pestang Panginoon. Kahit ano gusto namin sa atin na gusto kong pumunta sa langit, pero hindi kayo nagsisimba, hindi nyo tinatanggap si Jesus. Hindi maniniwala sa Diyos si Jesus. Bakit? Ay binibigay na lang Diyos ang kanyang sarili dito, sa lupa. Ay hindi nyo pinapansin. E paano pa maniwala ang Diyos na gusto nyo pumunta sa langit? At maniwala mo siya sa akin niya, you will not enter heaven. Kapag hindi kayo kumakain ng aking naman, at uminom ng aming buo. Pero naman makita natin ano pa, gusto kong pumunta sa langit, kaya ang gagawin ko, ay kukuha ako ng lakas na ibinibigay ni Jesus ang kanyang sarili sa banal na Eucharistiya. Gusto kong pumunta sa langit, kaya kukuha ako ng kaluluwa na ibinibigay ni Jesus upang maging gamay ko sa pang-araw-araw ng pagkilos na ibinibigay sa banal na pagdiriwang ng misa. Lalo na lang ang pag-aaral ng Linggo at Pestang Panginoon. Huwag natin sayangin ang biyaya at karunungan na itinuturo sa atin ng katawan at dugo ng ating Panginoon Jesus Christ.
Thank you.
Tumayo po ako. Manalangin kayo mga kapatid o mga pagkain ang itinagutan ng Diyos sa mga pamilya. Tanggapin na lang ito itong pagkain sa iyo mga pamilya sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng kapulihan. Pasalamat. Ama namin yung ikagagaliwa ang mahalan upang maganap ang pagpapalitan. Nang iyong kalooban ng aming ano, aming paghahain sa iyo na rin ibinigay. Para kayo maging marapat sa iyo na iyong pagpapalitan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Ang mananang banal, kung kapalitan ang pangalan ng
kanyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, hanggang pinin ang lahat ng pagkakitin ko ang kalis ng aking buko ng bago at unang nagpag. Ang aking buko ay bubukos para sa inyo at para sa lahat. Sa magpapatawad ang mga masalanan, gawin niyo ito sa pamahalaan. Upang maging kaluluwa ng takas natin hanggang